Ayan mga Karohaus, good morning, good morning. Today nga po pala ay sa November 11, araw po ng Webes. Ayan si Mrs. sa likod, sinasamantala po habang wala pa po yung tropa, naglalaba na. So napakahirap nga po palang magpagawa ng bahay kapag ganito lang kaliit. Tapos dito ka na nakatira. Mga gawain po namin na hindi na po namin masyadong nagagawa, kagaya nga nung nagpa-laundry kami. Nagpa-laundry na lang kami, tapos ang tagal pa namin nakuha. Hindi kasi kami makapagsampay dito. Siyempre, nag-aalikabok tayo, kaya hindi maiiwasan po yun. Bali ngayon nga po palang araw ng Webes, ngayon November 11, bibiling ko na po yung gutter para rito. Bali, lalagyan po natin ng gutter to, kailangan para maging uniform pong tingnan yung harapan ng bahay. So medyo pitin kasi inangat natin yung poste, tapos hindi natin makikita yung gutter, no. Kaya kailangan natin po nga bumili mamaya ng gutter, tapos magkukulang po tong mga tiles dito sa ano, sa poste. Ayan po, bibiling na rin po natin yan. So pinipilit po natin na kahit papaano makasave, kaya po kahit magpabalik-balik tayo okay lang. Tapos dito naman po sa loob ng bahay, konting-konting retouching. So nagawa na po natin to, itong part na to, yan, nagawa na po natin yan. So ang magdodoble po niyan si Ogi. Tapos dito naman po sa toilet and bathroom area, yan na, nagamit na po namin ng husto to. Yan, dito na yung mga accessories, tsaka yan, mirror, lagayan ng, yan yung mga lagayan po ng mga sabon, shampoo, yan na. Kahapon pala, naghanap kami ni Mrs. ng gusto niya, hindi ko talaga namin makita. So, ito na po muna. Yan, nilagay na po natin. Tapos yung nagbigay sa amin nito, yan, shoutout po dun sa nagbigay sa amin itong cortina. Dito namin siya nilagay. Yan, maraming ayaw nito. Pero, kaysa hindi namin magamit, dito namin po siya nilagay. Yan, dyan namin siya nilagay. Kasi sobrang sikip po talaga kapag igigitna namin. Pagigigitna pa po namin. Tsaka wala na rin po kami mapaglagyan nito eh. Diba? Hindi siya pwede dyan. Hindi rin siya pwede rito. Masyadong mataas. Ayan, tapos ito na po yung sakisam yun. Ayan, malinis na malinis na. Alright. Bali, time check po. 7:20 ng umaga. Bali, dumarating yung tropa rito. 7:40. Mga ganyan, nandito na po sila. So, assemble lang kami ng konti. After po nun, ayan, nagmamadali na si Mrs. Assemble na yan. Tubig inumin na sila. Ayan, okay. Yan. Kapag dito nga naman, pagdating ng tropa, ayan, mag-uumpisa na kagad po yun. So, ayan, mag-assemble lang kami para malaman po namin kung ano pa po yung mga kailangan nila bago po tayo umaalis. So, yung bilihan kasi ng gutter, medyo malayo-layo yung... Medyo malayo-layo po yun dito. Yun, medyo malayo-layo. Kaya kailangan po bago tayo umalis, nandito lahat ng kailangan nila. Okay. Yan. Bali mga Karohaus, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Webes. And enjoy watching po. Habang wala po yung tropa, meron po akong bisita. Ayan, si Kuya Albert. Siyempre dito lang naman yung bahay niya eh. Yan, dito lang sa likod namin. Yan o. Welcome natin sa Amitin Channel si Kuya Albert. Albert Magdamit Vlog. Yan, pinapasok po natin siya rito sa bahay. Okay na nga eh, siguro eh. Ayan o. Ayan, nandito na yung tropa. Tama-tama, bumisita rin si Kuya Albert. Paano kuya? May trabaho pa to si kuya eh. Sige, sige. Thank you sa pagbisita ha. Sige. And good morning, Master Jojo. Good morning. Good morning, good morning. Anagi, uminom ba kahapon na hindi? Quack, quack, quack. Good morning. Good morning, good morning. Superstar. Good morning. Ayan, mag-start na po tayo uli rito. Konting assemble lang para sa mga kailangan nila. Okay, bago po tayo umalis, bibili lang tayo ng tiles. Ayan, okay na po kami rito. Naghahalo na po si JR ng purong adhesive cement. Pe-prepare na rin si Master Jojo rito. Meron nga pala kaming isa pang welding machine na dating ginagamit nung bibilan natin mamaya ng Royal Cord para sa kanyang ground. Tsaka syempre yung sa pinaka pang spot niya.
Kung mapapansin nyo rito mga karohaw, sinuhuli talaga namin yung pinaka sirohon nito. Ayan, kadalasan 20, 15 or 10 cm minsan yung mga sirohon namin. Ayan, huli po yan. Sisirohon muna kami dyan ng leveladong siroho simula doon sa tatlong poste. Kapag natuyo na itong tiles namin, ayan, hinuhuli na po namin yan. Check naman natin dito si Ogie. Ayan si Ogie. Ayan, retouching. Ayan. Bali yung update ko nga lang po pala kayo. Bigyan ko kayo ng onting trivia kay Ogie. Yung papa niya, isang Vatican na pintor dati. Ayan niya, kaso nga lang wala na si papa ni Ogie. Wala na. Ayan. Sana makuha ni Ogie yung ano, yung galing ng papa niya. Pero may future talaga to eh. Bigyan mo nga kami ng konting idea dyan, Gi. Paano yan na hindi masasabitan niya para malinis? Walang inig. Walang inig? Yun lang. Yeah, meron po technique dyan mga karokos. Yeah, merong ginagawang technique dyan. Minsan yung paintbrush, bago nyo po yan i-apply, ginugupitan po yan, no? Ginugupitan ng gunting, tinatanggal yung mga himulmol. Tapos yung mga sa mga kanto-kanto na yan, bali ang pagitan ng nitong wall at saka nitong baseboard, okay lang na masabitan nyo to. Okay lang yan. Kasi ang sabi nga daw ni Ogie dyan, pag nasabitan niya, patutuyuin lang. Tapos kung ano yung pinang-apply mo rito sa wall, yun naman po yung ipapapahid mo. Ayan, para malinis mo, para malinisan. Gaya po rito. Ayan, linis na nito. Dati, ito, may mga sabit-sabit dito. Tapos, kinatingan na lang po yan ulit. Second coating. Trabaho talaga ang pintura. Okay, alis na muna tayo. Tara. Okay, dito tayo sa CMT Metal Roofing. Masyado kasing maaga yung paglabas natin kanina. Mga nasa 7:40 lang. Sarado pa yung all homes. Alas 9 pala yung bukas nun. 9 to 9. 9 a.m. to 9 p.m. Yan, maaga tayo ngayon. Time check, alas 8. Yan. Bali, magpapabenta tayo ng box type na gutter na ilalagay po natin doon sa harapan ng ating fence area. Ito yung ito po yung kulay ng plain sheet na gauge 0.5 na napili natin. Kulay brown. Shower out. Kamusta ka na? Ang laki mo na. Nung huling punta ko rito, ang payat mo. Ah. Ito rin ang payat na nito, ah. Dapat pagbalik ko rito, magganito ka na rin, ha? Yeah, assemblein lang po nila. Papa shout out. Bakit tumatakbo? Nahihiya lang ako yan, nahihiya. Kada punta ko rito, nahihiya si Kyle Louie. Oh, shower out kay Kyle Louie. Baka naman dyan, baka naman. Baka meron kang gustong batiin dyan. Nagtago sa salamin. Yeah, shout out kay Kyle Louie. Ayun. ito po pala yung pinabend natin na gutter. Ayan. Yan yung ilalagay natin sa harapan ng bahay. Yun, oh. Yung mga ano nga pala rito, mga gumagawa, mga bata. Dati mga veterano, pero ang gagaling na rin, oh. Natuto na rin. Yan, natuto na rin sila, oh. Lupit. Pagka talagang inaral mo ang isang bagay, makukuha at makukuha mo talaga, oh.
Nagkamali sila ng bend dito kanina, pero parang wala nangyari, oh. Niretoke nila. Yun, oh. Ah, magagaling na to. Malulupit na. Yan, dito lang po yan sa CMT Metal Roofing sa mga malalapit dito. Hindi tayo in-sponsoran dito, no? Sariling pinopromote lang natin to ng kusa. Dito po tayo lagi namimili ng mga yero. Yan, basta mga gamit po regarding po sa hubong. Yan, dito natin binibili. Yan, pwede nyo po silang sadyain dito. Check nyo po maigi ito. Kitang-kita. Yan, CMT Metal Roofing. After po nito, baka bumili na tayo ng Royal Cord dito sa pinakamalapit na hardware para sa welding machine. At saka siguro, sakto, pagka punta ko ng, ano, ng Vista Mall sa may All Homes, baka bukas na sila. Okay, nakadaan na po tayo rito sa hardware. Yan o. Asyam na metro lang yung binili ko na Royal Cord. Medyo may kamahalan pala to, 185. Yan, 9 meters, bali 1665. Yan. Tapos sa ito naman gutter na to, kasama yung strainer niya, yung lagi kong binibili, 1258. Yan lahat. Grabe, no? Mahal na materials ngayon. Yan, check naman natin yung tiles na kailangan pa natin dun sa may harapan ng bahay. Baka meron dito. Okay, kung wala rito, diretso talaga tayo ng All Homes. Tara. Tapos yung gutter strainer, ito po yun, ha. Yan. Okay, dito na po tayo. Sana meron, kung wala, All Homes talaga. Yan, punta talaga tayo ng All Homes, hindi available dito. Yan, dati kasi nakita ko yun dito, eh. Okay, tara. Yan, bali dito na po tayo sa All Homes. All right. Okay, dito na po tayo. Bali yung unang pinuntahan ko kanina after kong bumili ng Royal Cord sa gutter, doon ko binili sa kanila yung ganitong disenyo. Halos magka-same lang naman yan nung ganitong bibilhin natin, yung kinabit namin sa bahay. Kaso nga lang, ha, hindi available sa kanila. Nakauwi na sana tayo ngayon. So ayan, ito yung bibili natin. Siyam na piraso lang. Okay, ito na yung bibilihin natin, ha. Bali, siyam na piraso yung kulang. Bali, nung binili ko to dito, hindi ko na nasukatan yung mga tiles para sa poste. Siyempre, nandito na rin ako nung, kaya bumili na ako. So pinakulangan ko lang yung pagbili para hindi sobra. Tapos itong builder's card ko rito sa All Homes, meron na siyang points na 754.73. Baka ibayad ko na to. Yan, naipon, no? Diba? Kakabili ko rito. Nakaipon ako ng worth of 754. Yan, malaking tulong na to. Siguro konti na lang idadagdag ko rito kasi siyam na piraso to. 107 ang isa. Ayan po yung ating pinamili. Bali, magkano na lang binayaran ko rito? Bali, 209 na lang. Pero ang total nito is bali, ang total po pala nito, mga karos, 963. Yan, dahil siyam na piraso, ang binayaran ko na lang po is 209. Yan na lang binayaran natin. Yan, time check, mag-alas 10 na. Yan, 9:47. Kailangan na kailangan na nila Master Jojo to, tsaka nila JR. Baka mabitin sila dun sa gawa. Okay, tara, para makauwi na tayo. Let's go. Okay, update tayo rito sa bahay. Yun, oh. Medyo natagalan ako dun sa All Homes. Yun. Yan. Yan, sakto lang yung dating natin. Magtatanghali na rin. Ito na po yung update dito. Matatapos na po yung pag-install ng tiles sa mga poste. Itong tiles. Yan. Tapos si Ogie banda rito, since na hindi nga namin ikakabit na or ibabalik pa yung screen door dito, yan, minamasilyahan na po ito ng polytop. Bali, bubuhayin na lang po yung ano nito, yung hamba, chocolate brown. Yan po yung gagawin dyan. Yan, okay na po ito.
Final coating na po yung aming mga baseboard dito. Ayan, second coating niya na po ito. Tsaka dito. Kadalasan, yung mga pinagbaklasan po ng ano, ng pintuan, nag-iiwan niya ng butas dito. Gawa na syempre, doon nilulusot yung lock set. Ayan, minasilyahan ko na rin yan. Pipinturahan na lang po uli ng semi-gloss. Si Mrs. naman dito, since matagal tayo nawala, ayan, nagluto na. Ito yung ulam natin ngayon, no? Tortang talong. Ayan, tortang talong, ketchup, toyo mansi na may sili. Ayan. Ayan, maya, mananghalian na po tayo. Yan, no? Bali, tanghali na po. Kaka-upload lang natin ng video na nangyari po kahapon, yung mga naganap dito. Yan lang natin na-upload. Maaga tayo nakatulog kagabi. Update naman dito sa ating pasuma, no? Yung tinatapos ni JR yung palitada. Ito. Tara, break time muna tayo. Tara, break time na. Tara, G. Yan, break time, break time. Tapos ang una palang gagawin dito, pipinturahan muna ng mocha blanch. Saka iyaan ito. Saka bubuhayin yung pagkakapintura nitong hamba. Tara na, break time. Tara, tara. Yan, ito nga po pala yung niluto ni Mrs. Tortang talong with matching toyo and calamansi tsaka sili. Yan, nag-soft drinks tayo ngayon para pampagana kumain. Yan, kain po tayo mga Karo House. Tapos na namin mananghalian at nagta-tile grout na po si Ogie. Nag-a-apply na po siya ng tile grout. Yan, bali ang ginagawa namin after po namin na mag-apply ng tile grout sa flooring, okay, pinapatuyo lang namin ng mga 15 minutes. Tapos nililinis namin ang foam. Bali yung pintuan, pinturado na rin po ito. Tapos dito, matatapos na si JR dito. Okay na rin yung mga poste. Oh, yeah. Nagmumulduro ako nga po lang. Yeah, okay na rin po ito yung sa muldura rito. Tapos yung sa taas naman. Yun oh. Ito na po yung itsura ng kabuuang mga poste na na-installan po ng tiles. Yeah, mamaya mag-iiba pa yung itsura niya kasi may install pa na moldura yung binili natin sa All Homes. Tapos dito naman, nagkakabit na po ng moldura. Ayan yung isa. Kung ano po yung kinabit natin dito, yun din po yung ikakabit natin sa taas. So hindi na po yan paikot. Bali dito lang po sa may harapan lang. Parang disenyo na yan. Pinaka-disenyo na rin ng mga poste. Tapos ako naman po, unti-unti ko na ikakabit yung mga frame na nakakabit dito. Kung bago po kami gumawa, doon lang din po namin na ilalagay uli yung mga frame. Yun, doon lang po din. Dati na meron dito, tsaka rito, doon lang din namin ilalagay yung location ng mga frame. Ang diskarte ko rito mga Karo House, kumukuha ko ng kahoy or bakal na pantay. Yan. Tapos susukatin ko po yan. Ganito lang siya kadali. Para hindi na kayo mahirapan sa pader. Kasi ang iniiwasan ko kasi dyan sa pader is madumihan. Siyempre kailangan din ng level bar niyan. Ang technique ko, kanyari ito, plantilyahin muna natin. Siyempre yan, pantay na dyan. Tapos dito rin. Kunin mo lang yung gitna nito. Yan, kunin mo lang din yung gitna ng pagsusuk, yung pagpapatungan ng tornilyo. Yan. Tapos dito rin, kunin mo rin yung dulo nitong frame.
Tapos, yung gitna rin ito. Ano yung gitna nitong pagpapatungan ng tornilyo? Yan, ganyan lang kadali. Tapos, yung mga guhit na yan, yun lang po yung iguguhit mo dyan. Pinakagitna nito. Importante dyan, yung gitna ng pagsusuksukan ng tornilyo. Yan, ganyan lang kadali. Tapos, kailangan natin ng level bar para ipapatong po natin dito. Yan. Para mag-level siya. Bale, ito lang yung kukunin natin. Tapos, guide na lang po ito. Guide na lang po. Ito yung dulo ng frame. Para nasa sentro siya, nasa gitna. Bale, yung frame may sukat po siya na 109 cm. Tapos, itong wall naman, may sukat naman po ng, yung pinaka-length naman ito, isa 120 cm. So, igitna na lang po natin yung 109 para sentro-sentro po siya rito. Tapos, syempre, pagka kayo na lang po yung magkakabit ng frame, depende na lang sa inyo kung gaano kataas. Syempre, hindi natin ididikit dun sa may kornisa. Medyo may alawan siya kahit na 10 to 15 cm. Yan, bali naka-install na. Yan po, bali ito yung pinagbabasihan natin dyan. Yung kailangan yung matitirang lapad dito sa kabilang wall. Tsaka rito halos sa pantay po sila. Yan, naka-install na po ito. Tapos dito naman, naalala nyo, gumawa kami ni Pangski ng another na linya rito. Para sa tugang outlet. Kasi ito masyado siyang naka-expose dito banda. So, ang gagawin na lang namin ito, re-retipuhin na lang po namin para maging plain na pader na lang ito. And dyan na po napunta yung pinaka-outlet niya. Nilipat lang po namin. 250 na lang ako. Yun o, delivery o. COD daw, COD. O, masarap yan ah. Yan, shout out po kay ano, kay Ate Gladys. Ayan, nagluto po siya, pinagluto kami rito. Yan, tapos nag-pick up na lang po doon si Superstar Jay at si Odi. tingnan niya natin tong merienda natin ngayon. Ah, maraming salamat po. Palabok yan, spaghetti siguro. Spaghetti? May chicharon? Ngayon lang nakarinig. Spaghetti siguro kasi may chicharon. Checkan natin to. Palabok yan. Ano to? Anong ula mo, Odi? Spaghetti. Yun o, kahit po tayo mga Karaw House, maraming salamat nga po uli kay Ate Gladys sa pamerienda. Wow! O tara Joy, kain na ron. No. Kain na, tara, tara. Ayun yung dalawang bata rito, nagpapahinga. Ayun, tulog si Kuya Aki. Kami-kami na lang muna, kain na, kain. Oh,
Ate Gladys, natapon yung ano nyo. Dala, pinadala nyo rito. Butas yata ilagayan eh. Oh. Ubus oh. Nakahiyaan pa nga rito. Oh, ako nakakain nito. Ayun nyo na. Kusok na, kusok. Ako nakakain yan. Yan, maraming maraming salamat po sa pamirienda. Yan, thank you po daw. Thank you. Sarap daw, sabi ni Master Dodo. Yan. Yan, kain, kain ulit. Yan, after po natin na mag-break time, magbigay tayo ng update. So, ito isang frame na to. Install ko na lang po yan dito. Yung mga frame nga na yan, kagaya ng sabi ko, yan na po yung mga naka-install dati bago pa tayo mag-renovate dito. Pinapakinis na lang po ni Superstar JR to. Itong ating pasumano rito. Tapos, pupuruhan na lang po yan. Eh, na-assemble na po ni Master Jojo rito tsaka ni Ogie yung sa gutter natin. Ito yung gutter. Bale, ito yung ilalagay po natin dito sa may taas. Tapos sa kahapon, ito yung tinutukoy ko. Kaya itong asintada na to, part pa to ng perimeter namin dito, yung sukat namin. Tapos sa ito, ay nire-retoke na lang po to. Okay, ito lang po yung update muna ngayong araw na to. Yan, naikabit na po yung mga frame dyan. Sa okay na rin po yung pasumano rito. Yung mga tiles, kompleto na. You know. Tapos yung mga window casing or yung ating moldura. Yan, okay na din po. Bukas, grills na. Tapos sa kanina, na-assemble na nila yung gutter para dito. Lumawak yung tagayan eh. Oh. Ano dyan? Lumawak yung? Lumawak yung tagayan. Yung tagayan. Yung dati nga kasi may plant box dyan. Aba, nilagyan pa ng tiles talaga. Courtesy by Superstar JR. Ito. Yan na yan po. Inayos po rito. Tira-tira naming tiles. Ayan na. Ah, upuan. Pang isang tao lang upo rito eh. No? Eh, lumawak. Lumawak yung ano dyan, tingnan mo. Eh, medyo malawak na po ito. Ganyan yung sa pastry, no? Ganyan yun eh, yung gawa natin doon. Ganyang kalawak. O, diba? Sabi ko sa'yo. Lumawak yung tagayan daw. Yan, bukas, welding works. Yan, welding works. Mukhang may iwan si Ogie rito, no? Parang ganun plano niya, no? Iwan si Ogie rito mag-isa dito. Di bukas pwede yan. Okay. Oh, pwede na yan eh. Tanggalin lang natin yun. Istante? Yan yung update. Pinapatanggal na nila tong istante. Para bukas. Kahit yung laman lang daw para yung bukas. Dire-diretso na pati pintura.